Mga classmates, welcome back to my channel. Mga kabakyard beaters natin dyan. Ngayon, medyo patapos na yung labanan ng mga cock bull stag natin. Papasok na ngayon yung labanan naman ng mga stags. So, kung may mga palahi kayo dyan, mag-harvest na kayo ng mga stags. So, mangyari, panoorin itong episode natin ngayon kasi ang tatalakayin natin ngayon yung hardening. Paano mag-hardening ng mga stags? So, ano ba yung mga kailangan natin para sa pag-harden ng stags? At ano ba yung usually practice din namin na pwede kong i-share sa inyo para magabayan yung mga kabakyard leaders natin sa pag-hardening ng mga stags natin? So, alpay nantay natin. Tara, samahan nyo po ako. Ito yung mga sa mga ilan sa mga na-harvest natin mga baby stag na i-hardening natin ngayon. So, panoorin yung mga classmates, yung mga baby stag natin na i-hardening natin ngayon. Kailangan natin sa pag-hardening ng mga stags natin. So, number one, kailangan meron tayong 3x3 o yung limbiran na paglalagyan ng stag natin. So, importante ito kasi dito natin ilalagay yung stag natin. Pangalawa, siyempre, gagamit tayo ng tuntungan nila. So, kami, ginagamit namin medyo malapad para pagka sa gabi, medyo mahimbing yung tulog nila kasi kung medyo manipis yung tuntungan, hindi sila makakatulog ng maayos eh. At least to, medyo malapad-lapad ng konti. So, kailangan natin tuntungan. So, pangatlo, kailangan natin yung tarpaulin o yung parang sapin nila para ulan man sa gabi o mainit, meron silang protection sa ulan o init. So, kailangan natin ito. And then, sunod, syempre, itong short cord. Ano ba purpose nito? Syempre, since yung mga stag natin, galing sa range yan eh. So, hindi, pag tinali mo yan, nilagay mo doon sa kanang paan niya. Hindi naman sana yan. So, ngayon, bago natin ilagay sa cord, ipapractice muna natin sila na lagyan yung kaliwa nilang paa ng cord na maliit para once na nilagay na sila sa cord o sa tipi, sanay na sila. So, ilang days ba pa sa pag-hardening? Depende nga. Sa amin, ang practice namin at least mga 2 weeks para sanay na yung kanilang nasanay na sila dun sa kanilang pinaglalagyan. And then, yun nga, sanay na rin sila sa tali. Para pag tinali sila, hindi na masyadong silang pumipiglas kasi alam naman natin pag galing sa range maiilap yung mga yan eh. So dito sa scratch pin na to, dito siyempre limited yung kinikilusan nila, so mawawala yung pagiging mailap nila. So yun ang purpose din nung scratch pin natin kasi sa range malawak yung ginagalawan nila eh, mailap sila eh at saka parang takot. Dito malilimitahan yung mga kilos nila. Uli, ang sa ginagamit namin sa pag-hardening, gumagamit kami ng pullet o hen. So ito yung sinasama namin sa stag natin para maging brusko yung mga baby stag natin para once na kinord mo na sila, medyo mayabang na. So isa din sa purpose nito para ma-boost yung confident na hindi sila matakot sa mga ibang mga cock o mga magugulang na manok pag kinord na sila. So parang may, kumbaga may konting yabang, parang ganun, mga classmate.
Itong na-harvest natin isa na Melsim Roundhead, ito yung ilalagay natin sa limbiran o sa 3x3. So tingnan nyo, pansinin nyo, medyo mailap pa siya kasi hindi nga sanay siya. So gagawin natin, maglalagay tayo ng babae. So, short cord na ilalagay natin sa baby stag natin. So ganito lang, sa bandang kanan natin nilalagay, kasi usually yung practice namin sa kanan namin nilalagay yung tali. So ayan, lapag natin. Ayan, nakita nyo na yung ano, yung ginawa natin sa paghahardening ng mga stags natin. So, mangyari, 2 weeks yan na nakalagay yan sa 3x3. Mayroon siyang tabing, tuntungan, at naglagay tayo kanina ng pulit. And then, syempre, yung tali. So, after 2 weeks na yan, doon na natin ilalagay yan sa cord. Sa cord naman, yan ang next topic natin, yan ang pag-uusapan natin. Kung paano tayo maglagay, mag-cording ng mga stag natin. So, I hope marami kayong natutunan, lalo na yung mga kabakter breeders natin. Sa, lalo na yung mga nagsisimula o yung mga nag-harvest na. So, sana makatulong tong topic natin sa pag-harding ng mga stags natin. So, hanggang sa muli mga classmates, sana marami kayong natutunan sa topic natin ngayon. So, huwag niyong kakalimutan, YouTube channel natin RSJ Golden Cruiser, paki-like and share, and paki-pindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. So magandang araw sa inyo lahat.